Hanggang ngayon ay viral pa rin sa social media si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ayon sa mga magulang ni Catherine, na hanggang ngayon ay binabalik-balikan pa rin ni Daniel si Catherine sa kanilang bahay para makipagbalikan ito. Ngunit si Catherine ay hindi na ini-entertain si Daniel dahil inamin ito na meron nang nagpapatibok ulit sa kanyang puso. Catherine Daniel pa rin pinag-uusapan. Napakainit, kanya-kanya ng opinion. Alam mo, maraming nga nagsasabi, parang bumalik daw yung era ng Guyan Pip, ng VN Board, parang ganon. Parang ganito kaapektado ang mga tagahanga kapag nag-aaway ang kanilang mga idolo, yes. Lalo na pag naghihiwalay. Totoo. At saka maswerte sila ngayon kasi may social media. Oo. Kaya talagang lalong lumawak ang usapin. At nakararating sa kanila, tumatawid ang mga impormasyon. Diba? Kaya lang natagalan talaga. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba natagalan? Nako, kasi nga 'di ba sabi nga ni Catherine, napilit nilang inaayos. Couple of months ago. Diba? Pero wala na talaga eh. Hindi na talaga may ibabalik ang nakaraan. Meron akong source na nagkwento sa akin kung paano at bakit nagsabi na si Catherine sa kanyang mga magulang tungkol sa kanila ni Daniel. Yung pagbabagong anyo niya eh, no? Yung nakatupis na niya, nagtuwa-wangos na siya. Ganyan. Tapos iba nakita na yung skin. Diba? So, pabalik-balik daw na umiiyak. Ay. Umiiyak, pumabalik kay Catherine. Pero matigas na ang puso ni Catherine Bernardo. Dahil ang dami-dami nang nakararating sa kanyang mga kwento na ang iba ay dinismiss niya sa kanyang isip at puso. Pero yung iba, pinahalaga niya. Ito pala yung lagi doon naroon, pumupunta sa bahay nila. Bahay. Para sa yungin. Si Catherine. Yan yun, yung ilang beses na bumabalik. At syempre, ang lalaki kapag ka sinusuyo uli ang nakahiwalay na kasintahan, lahat na lalabas na yan. Pakikiusap, pagsusumamo, pag-iyak, makuha lamang ulit ang emosyon at ang pagmamahal, diba? Yun yun. Ngayon, hindi naman alam ng mga magulang ni Catherine kung ano nangyayari. Hindi nagsasabi si Catherine. Napansin na lang daw ni Tita Min at saka ng father niya na hindi halos makakain. Ay? Laging malungkot. Tapos, nakita ng mami na umiiyak. Ayun. Nakarelate yung ina. May problema ka, sabi raw. Doon na bumigay si Catherine. First time na nagsabi sa kanyang ina. Ganun naman talaga, di ba? Kapag ka meron tayong karelasyon, pilit nating pinagaganda ang imahe. Best foot forward, di ka nga. Tama. Hindi mo sisiraan yung kasi mahal mo eh. Ayaw mo tumatak sa mga magulang mo na pangit ang ugali niya, mga ganun, di ba? Yung mga pagkukulang, pinupunan mo yun, sumosobra naman. Yes. Di ba? Parang ganun. So, nung nagsabi siya kay Tita Min, doon pa lamang nalaman ng gulang na meron talagang problema. Ayun. At sinabi na. At ang unang-una na talagang naging ika nga eh, hindi lang bintang eh. Ang dami nakararating kasi kay Catherine tungkol kay Andrea Brillantes. Yun na nga. Diba? At meron din mga balita na hindi lang daw kasi isang beses, kundi maraming beses daw. Yung paglipat kasi ng kondo ni Daniel, matagal na yon. Pero ang kwento nga, diba, doon daw nagpupunta si Blight. Si Blight daw. Oo. Parang ganun na nangyari noon. At diba, nadadamay pa nga si Richie Rivero ngayon. Ano nga ang sabi niya? Akin ang huling halakhak. At saka, time is the best storyteller. Oh, yes. Diba? Ito na. Kaya, binabalikan na naman mga tao yung kwentong yun kay Richie. Ito na yung sinabing gusto mo. Kasi hinamon niya yung kaibigan ni Clyde. Blimlight na si Bea ang pangalan. Ang sabi niya, si Bea, gusto mo maglantaran tayo kung sino ang kumakabit? Ayun. Yun ang sinabi niya. So tumatak yun. At ngayon, binabalikan yun dahil nga nangyari na nga itong triangulo ng Daniel, Blight at Catherine. Yan yun. Kaya kakalungkot na kinailangan pa ni Catherine na mag-suffer talaga ng mahabang panahon. Hanggat maaari, binubuo niya siguro sa kanyang isip at puso yung pagsusuma mo ni Daniel. Mahal niya eh. Oo. At saka, eto na yun, kailangan niyang tanggapin. Ano ba? Matatanggap ko ba? Mapapatawad ko ba? O lagi akong paulit-ulit na ganito? Yun yun, di ba? Eh ano ang sabi? Kapag minsan ginawa, ano? Siyempre pag parang hindi naman namin kasama. Kapag minsan ginawa pag ng lalaki, ginawa, hindi na pwedeng ulitin yun. Anong hindi na pwedeng ulitin? Mauulit. Mauulit. Alam mo,
Life is not too short. No, ano, kapag minsan ginawa, di siyempre hindi na pwedeng uulitin ng lalaki yun. Pag minsan ginawa, siyempre maulit. Maaari pang maulit. Ganun ba ibig mong sabihin? Oo, ganun na rin. Diba yung, siyempre pag ginawa na yun. At saka kasi alam mo, mahirap kasi. Hindi po sa cut nila ito. Pagka yung babae na kasi umayaw, talagang matindi. Kahit anong pang gawin ng lalaki, kahit susuruin, palumuhod pa dun sa harapan. Kapag buo na sa kalooban ng babae na, teka hanggang ayaw dito na lang ako, hindi ko na maaasahan pa ang loyalty mo. Tama. Diba? Lalo pat nagsalita si Daniel doon na ang loyal lang sa kanya ay ang kanyang asong si Summer. Correct. Diba? Hindi raw siya hinuhusgahan kung sino siya. Diba? Kaya sabi nga ni ano ni Wendell, de, bakit hindi na lang aso ka relasyonin niya? Oo nga. Diba? Ay, aso-aso na naman. Oo, diba? Anong aso-aso na naman? Ay, diba kay anong aso din? Eh, pinagpalit din ni si Enrique. Si Enrique helped si Liza sa aso. Ano yan? Diba? Anong pumirma ng kontrata? Aso yung bit-bit niya. So, ipinagbalit niya si Liza sa aso. Ito na naman ngayon, pinagbalit naman. Isa pa yan, yung tambalan na yan. Pilit na pinaniniwala ang kanilang mga tagahanga na sila pa rin eh. 2022 pa lang pala, wala na. Hiwalay na rin sila. Nagsasakayan lang. Talagang inaano, pinapakiramdaman nila yung galaw ng publiko at ng kanilang mga tagahanga. Niloko pa nila. Oo nga. Correct. Kaya nahihirapan ngayon sila kung anong gusto nila. Ikwento ngayon sa atin. Nahihirapan na sila. Wala nang maniniwala. Correct. At saka, mahirap na sila sasabihin nila hiwalay na kami. Kakalabanin mo ba number one love team ng Pilipinas? Daniel. Hindi na kayo papansinin ng mga baser, hindi kayo papansinin ng mga, di ba? Ano nga sa kasagsagan nga ng issue ng Catherine Bernardo at Daniel Padilla, sumingit? Oh, wala. Diba? Meron bang pumansin? Wala. Wala. Nagsada na lang. Pinasada. Oh, baka sakali. Meron pa ba? Gusto ba nilang kunin yung nasa limelight ng paghiwalay ni Catherine Bernardo at saka ni Daniel? Yung attention ng tao, hindi nila pwede makuha yun. Pero basta ginawang minsan. Ay. Kapag ginawang minsan. Pagka ginawa ng minsan, hindi na ulit. Pinanindigan na niya. Kapag ginawang minsan, kaya pa uling maulit. Uulit maaari pang maulit.